karamihan sa atin ay palagi nagre-reklamo at di man lang nagpapasalamat sa mga bagay na meron sila. Di man lang nila naisip kung gaano sila kaswerte sapagkat normal silang pinanganak. Di kagaya ng mga itatampok natin sa video na ito. Sa ngayon, pag-uusapan natin ang mga batang pinanganak na may mga kakaibang karamdaman. Pero bago tayo mag-proceed sa video na ito, inaanyayahan muna kita mag-subscribe at i-hit ang bell icon. At huwag mo na rin kalimutang i-like ang video na ito. Fung Wa Kuei, ang 15 years old na bata na ito, na mula Beijing, China, ay may kakaibang kondisyon kung saan pinanganak siyang sobra ng 3 vertebrae ang kanyang leeg. At dahil sa kondisyon na ito, sobrang haba ng kanyang leeg, mas mahaba pa sa typical na leeg ng normal na tao. At dahil sa kondisyon na ito, ay nagkaroon din siya ng iba pang mga sakit tulad ng congenital scoliosis at Marfan syndrome na naging dahilan sa paghaba ng kanyang katawan. At dahil sa kondisyon na ito ni Fu Wangwei, ay binansagan siyang giraffe boy. Mabuti na lang noong 2015, may isang Chinese charity ang handang tumulong sa kanya kung saan tatanggalin ang kanyang 3 vertebrae para magkaroon siya ng normal na buhay. At hopefully sa ngayon, maayos na ang kanyang buhay. Ashik Gavai, naalala mo pa ba kung gaano kasakit nang lumabas ang iyong wisdom tooth? Well, wala lang yan sa kalahati kung ikukumpara mo ang naranasan na sakit ni Ashik Gavai. Sapagkat si Ashik Gavai ay ang 17 years old na taga-India na mayroong 200 ngipin. Yes, tama ang narinig mo. Meron siyang 200 teeth. Bago pa man malaman ni Ashik na meron siyang maraming ngipin, ay nakaranas muna siya ng pananakit ng mukha at baba. Nung una, nagulat ang mga doktor kung ano nga ba ang dahilan nang bigla ang pananakit na ito. At mas nagulat sila sa kanilang nalaman kasi nang in-x-ray nila si Ashik ay nakitaan nila ito ng 200 ngipin. Ayon sa mga doktor, ito ay isang severe case ng complex odontoma kung saan nagkakaroon ng sobrang mga ngipin ang isang tao. Ayon sa mga doktor, para matanggal umano ang mga ngipin na ito ay kailangan mag-undergo ni Ashik ng 7-hour surgery. Nihal Betla. Tulad ni Benjamin Button, si Nihal Betla ay pinanganak na may kakaibang karamdaman. Ang pangalan ng karamdaman na ito ay progeria, kung saan ang mga taong may progeria ay sobrang bilis tumanda. 8 beses ang bilis nila sa normal na pagtanda ng isang tao. At maliban sa sakit na ito, ay nagkaroon din siya ng mga iba pang karamdaman at di rin siya makatakbo, makabisikleta at makasali ng sports. Dahil sa iba't ibang komplikasyon na kanyang iniinda, ay napilitan muna si Nihal na tumigil sa pag-aaral. At itinuon na lang ang kanyang pansin sa pag-drawing at panunood ng iba't ibang mga content sa internet. Nakakalungkot lang isipin na namatay si Nihal noong 2016 sa edad na 15 sapagkat nagkaroon siya ng mga karamdaman na kadalasan nakikita sa mga 100 years old na pasyente. Pero bago siya namatay, napahanga muna niya ang buong India. Ayon sa kanyang final media interview, "Above all, I hope that people know that our time is special and life is incredibly beautiful in every single way." Adalia Rose. Tulad ni Nihal, ang 13 years old na si Adalia Rose ay may sakit din na progeria. Pero di siya napigilan ng kanyang sakit para maging isang internet sensation sapagkat meron siyang milyon-milyong followers sa lahat ng social media. Ito ay dahil sa kanyang mga video kung saan nakakaalis siyang panoorin. Si Adalia ay gumagawa ng mga video mula sa makeup at mga personal vlogs at ini-inspire ang kanyang mga followers na maging masaya sa kabila ng hirap ng buhay. Kaylee Halco. Tulad ni Adalia at Nihal, si Kaylee Halco ay pinanganak na may sakit na ang tawag ay progeria. Pero kahit 8 beses sa kanyang edad ang tanda ng kanyang mukha, siya ay mas masagana na mumuhay kaysa sa ating lahat sapagkat marami siyang fans dahil sa app na musical.ly kung saan gumagawa siya ng mga short videos at nagli-lip-sync siya sa banyo. Meron din siyang Instagram na may 200,000 followers. At halos lahat ng mga may kondisyon na progeria ay hindi kadalasan lumalagpas sa edad na 14. Pero disidido si Adalia na lalagpas siya sa edad nito at mabubuhay pa siya ng mas matagal. Charlotte Garside. Si Charlotte Garside ay ang pinakamaliit na tao sa buong mundo. Siya ay 2 talampakan lamang. Siya ay may bibihirang kondisyon na ang pangalan ay primordial dwarfism kung saan na-develop ito noong nandun pa siya sa sinapupunan. Noong sanggol pa lang siya, siya ay may haba lang na 0.82 feet at may timbang na 1.8 pounds. Biruin mo, sobrang liit niya. Mas maliit pa siya sa bote ng litrong Coke. Sa kabila ng kanyang karamdaman, pinipilit pa rin ni Charlotte na mamuhay ng normal. Ayon sa mga doktor na nagsilang sa sanggol, meron lamang daw isang taon ng bata para mabuhay. At sa kabutihang palad, hanggang ngayon ay buhay pa si Charlotte. Ang babaeng nakatira sa Baul. Ang 19 years old na si Rama Haruna na nakatira sa Karo, Nigeria, kung saan ginugugol na ang kanyang buhay sa loob ng isang Baul.
Si Rama ay may misteryosong sakit kung saan tumigil ang kanyang mga kamay at paa sa pagdubo, kung saan naging resulta sa kanyang pagiging baldado at bigati. Sa kakulangan na rin sa pera, gumamit ng bawal ang kanyang pamilya para mas madali siyang mabitbit. At ayon sa kanila, wala rin silang pera para ipatingin si Rama sa mga espesyalista na maaaring magbigay ng diagnosis kung ano nga ba ang tunay na dahilan sa kondisyon ni Rama. Umaasa na lang ang kanyang pamilya na merong mabuting puso o charity ang tumulong sa kanila. Sa kabila ng kondisyon ni Rama, ay nakukuha pa rin niyang ngumiti at kung titignan mo ang kanyang mukha ay puno ito ng pag-asa. Jackson Buell. Si Jackson Buell ay pinanganak na may extreme rare condition kung saan ang kanyang bungo ay flat at pinipigilan ang kanyang utak sa pag-develop. Ang mga batang may kaparehong karamdaman ni Jackson ay namamatay habang meron pa lang sa sinapupunan. Pero iba si Jackson kasi lumalaban siya. At ayon sa kanyang mga magulang, ito ay isang milagro. Dahil ayon sa mga doktor, hindi na daw siya aabutan ng taon. Pero hanggang ngayon ay buhay pa rin siya. At doon na nagtatapos ang video na ito. Ikaw, anong masasabi mo sa video na ito? I-comment na lang sa comment section para ating mapag-usapan dahil gusto ko rin malaman ang inyong mga opinion. Maraming salamat nga pala sa mga tunay na nagsusubaybay sa channel na ito. At sa mga hindi pa, ay inaanyayahan ko kayong mag-subscribe at i-hit na rin ang bell button. Salamat!